Hi guys, welcome to Manila Hike Life, and we're here right now at Ayala Vertis North, no, sa Quezon City, no. We're here because we went to Inside Vlog, no. We tried to check Inside Vlog. We're hoping na maaabutan natin yung owner, but unfortunately, the owner is not there. May ginawa daw siya. So, but we already set the schedule. We'll meet him again para ma-interview natin siya, no. Kasi syempre, it's really interesting to see a young businessman, you know, in this type of business, no. Kasi hindi biro at mahal tong puhunan nito, no, para makapagtayo ng resale store. So, marami siyang mga tindang mga Jordan, Supreme, mga Off-White, usually hype stuff. So, napakaganda nitong topic natin ngayon, no. So, i-interviewin natin siya at aalamin natin, no, kung bakit ito pinasok niya na business, no. At the same time, ano ang mga magandang side nito at negative side nito. So, pero since ngayon wala siya, hindi na siya na-interview, so dito sa gitna ng video, babalikan natin siya. Pero hindi ako umalis ng empty-handed, no? So, nag-take ako ng clips, nag-video ako doon sa store nila para makita nyo muna kung gaano kaganda yung store nila. So, silipin natin, ha? Samahan nyo ako. Tara! Hi guys, once again, welcome back to Manila Hype Life. Now we're here at AVA Showroom, no? In second floor, Ayala Vertis North in front of Watson's. So yun yung location nila. We're back here at Inside Vlog. Kasama na natin ngayon si Jess kasi yung unang punta ko dito, wala siya, no? So yun, nag-shoot na rin tayo ng location nila. Pinakita ko na rin sa inyo dito sa unang part ng video. So ngayon, interviewin natin si Jess, no, si Boss Jess, kasi guys, if hindi niyo alam, si Jess ay bata pa to. Oh, sobrang bata pa, pero way back pa lang. Alam niyo 'yun, na kahit younger, bata pa lang siya, younger generations na siya when it comes to sneaker collecting or sneaker selling. Hindi siya nag-alangan, no. Hindi siya nag-alangan. Sinugod niya pa rin to, which is nakakatawa kasi, 'di ba? This is also a good inspiration to all our viewers out there, lalo na sa mga generations, mga batch nila Jess, kasi huwag kayong magkakaroon ng parang alam niyo yun, parang matakot, huwag kayong matakot na sumabak. So isa to sa mga inspiration na pwede niyong tignan, na alam niyo, nagsimula lang siya sa maliit, now nasa malaki niya. Brother, once again, say hi to our viewers. Ito po. Ayun, Jess, tanong ko sa'yo, paano ka napasok sa business na to? Mahilig talaga ako dati sa sapatos nung bata pa ako, tapos nagre-resell. Tapos wait, bago ka, hilig na sapatos, 'di ba? Ilang taon ka nung nahilig ka sa sapatos? Siguro mga 2016, mga
2016. Ilan taong ka nito? Siguro nasa 16 na ata ako. 16 years old? 2016, 16 ayun, years old? Pero dati, mahilig na talaga ako sa mga basketball. Yung mga Hyper Dunk na sapatos. Ayun, maganda dati yun. Wala pang mga Jordan na mayroong kasikat. Ngayon, brother, tanong lang kita. Break lang kita. Pang ilan taon ka na ngayon? 23. Ayan, 23 years old lang si Jess, brother. Ngayon, si Jess ay 23 years old pero may-ari na siya nitong Inside Plug, no? Nakita nyo naman yung store niya kanina dito sa video na to, no? Isipin nyo, nagsimula talaga siya sa maliit and nakakatuwa talaga and it's really inspirational to see a 23 years old, you know, be getting successful like this, no? So ngayon, brother, tuloy natin storya mo. After nyan, nung nahilig ka, paano ka nag-start ng resell? Ano yung basta lang binenta mo yung nagbenta ka lang? Dati kasi may mga groups sa Facebook. Oo. Tapos magpo-post-post lang doon ng mga kung anong binibenta mo. Tapos once na naka-profit ako sa ano, sa isang pair, parang iniipon-ipon ko tapos binibili ko na. Niro-rolling mo siya. Niro-rolling mo siya. So, nagsimula ka lang sa isang pair. Magkano yung unang kita mo? Siguro ano pa yun eh. Parang plus 500, plus 1,000. Yung mga ganun plus palang. Plus 500, plus 1,000. Anong year yun? Siguro mga nasa ano ako nun eh. Second year high second school. Second high school? Mm. Second year high school, di ba? Business minded na, no? Hindi, mahilig lang talaga. Hindi, pero alam mo yon along the way, di ba? Naiisip din natin, syempre, hindi ka naman tutuloy sa venture na to kung, teka lang. Nagbenta ako tapos hindi ako kumita. Oh, di ba? Syempre na-feel mo rin yung pagkikita mo, pag-profit mo. Ngayon, brother, ano ang challenges dito sa shop mo, no? Kasi ngayon, syempre, masyado na tayo, nakikita natin masyado na tayong maraming kalaban, na ba? Napakarami ng kalaban dito sa industriya na to, lalo na dito sa Manila, no? So, ano ang downside or challenges na inaabot mo lalo na nakapwesto ka dito sa isang magandang mall, no? Ayala po. Ayala pa ang mall na to, no? Dito yan sa may harap ng SM North. So, ngayon, anong challenges na bago ka humantong sa ganito kagandang tindahan? Dati kasi parang nung nag-start ako dito, parang natatakot ako mag-store. Parang natatakot ako mag-build ng store kasi hindi ko alam kung papatok ba siya or parang ano lang din, business lang na. Baka malugi, malugi, di ba? Kasi ang mahal eh, no? Opo. Technically guys, lahat po ng tinda ni Jess dito is resell po ah. Just for your information. Baka kasi maraming pumunta tapos sabihin, ba't ang mahal, ba't ang ganito? Lahat po resell. So karamihan po ng mga shoes na nandito or mga gamit na nandito, these are hard to find. These are not released locally. Hindi ni-import pa po to sa ibang bansa. And due to demand, kaya po nagiging resell. I'm just explaining you guys yung sitwasyon ng reselling game kasi you have to understand that resellers also risk their funds kung mabibili ba o hindi or magiging bagsak ba or alam niyo yon, maraming sugal when it's come to investing in this reselling. Okay guys, brother, tuloy na yung ano mo, yung mga challenges. Tapos parang December 1 kasi kami nag-start. Tapos parang December 1 what year? Last year, parang okay. Mag-one year na kami dito. Dito, sa pwestong to. Okay, mag-one year na sila dito sa pwestong to, guys. Tapos, ayun nga. Tapos parang, naging okay naman yung sales. Parang, nagpo-promote din kasi kami sa mga social media para ma-boost yung ano. More on social media, what do you mean social media? By joining groups? Or? Mayroon po kasi kaming Instagram page, Facebook page na doon kami nagpo-post para ma-update yung mga clients. Okay, so gumawa ka rin ng sarili mong community, no? Opo. Gumawa ka rin, naghintay ka rin ng followers, no? Pero magaling kasi, you know, isa sa pinakamahirap ngayon is maghanap ng followers. Kaya support nyo yung Manila Hype Life, subscribe ha, kasi mahirap talaga para humaba pa tong channel natin. Okay, tapos ayun nga, naging okay naman, so yun, tuloy-tuloy lang pa-ship ng pa-ship galing ibang bansa, pinapa-ship namin dito sa Pilipinas para yung mga mahirap na hanapin mabay rin ng mga ibang customer namin. Maging available, no? Maging available. So, yan. Yun yung isang kinagandahan nyo, no, sa store na to. Kasi, guys, yung mga nakikita nyo minsan sa mga rapper, sa US, sa mga social media, sa mga TikTok, na minsan ang gaganda ng mga apparel nila, ang gaganda ng mga sneakers nila, yan ang role nila Inside Plug. So, ang role nila is to bring these items na hindi available dito sa market ng Pilipinas para maging available sa inyo. Yes, it's a little higher. Pero always remember,
mas mahal bumili pumuntang Amerika para bumili lang ng sapatos na yon. At mas mahal, mas nakakatakot din mag-ship ng pusa kasi hindi nyo alam kung baka mamaya yung dumating na item sa inyo fake. Pangalawa, sira. Pangatlo, kung dadating ba sa inyo yung items. 'Di ba? Minsan kasi hindi na problema ni seller eh. Minsan ang nagiging problema rin sa shipment, ninanakaw. Oh, nasisira ng shipment. At least to, sa mga ganito, even though you're paying a little higher, nasa harap nyo na, no? Nakikita nyo na kagad siya. Pwede nyong hawakan, pwede nyong itest, makikita nyo kung may sira, di ba? So, eksaktong-eksakto at mas magiging ano. Brother, when it comes to shipment, kasi alam ko lahat to shipment, yes, eh, di ba? So, gaano katagal ang hinihintay at anong mga downside pag nagpapaship ng mga item? Usually naman, may parang tao kasi ako sa US na siya yung nagpapaship. Okay. So may tao ka sa US na ano to, kamag-anak mo, kaibigan mo? Kaibigan. Kaibigan mo. Yes, so, yun yung tinatawag natin na plug, di ba? Yes, oh, yun. Yun yung plug nila. Plug means yung parang supplier nila or isang teammate sa ibang bansa na, alam nyo yun, nag-gather ng lahat ng kailangan niya, mga hype stuff, pumipila. Kasi guys, para sa mga hindi nakakaalam na sa laro nito, sa laro ng mga show game or when it comes to this hype stuff, no? Yung trend na to. Bago to dumating dito, hindi to pumunta lang siya sa yung kaibigan niya or yung plug niya. Hindi yun pumunta lang doon, pumila lang, or pumasok lang sa store tas bumili lang. Hindi. So, kailangan niyang pumila ng napakahaba kasabay ng daang-daang tao. Marami pang ginagawa nila, nagka-camp out, no? So, meaning nagka-camp out, minsan 3 a.m. pa lang nandun na, minsan 3 days nandun na, bago pa magbukas 3 days nandun na, nakatambay na sila sa labas, mayroon na sila mga pwesto, dun na sila. So, hindi biro magpadala or makakuha ng mga pumila, no? Para makakuha ng mga hype stuff, no? So, it's a little information for everyone. Kaya, ganito na lang din talaga ka ganda rin at ganito na lang din ka rami ang sumusuporta sa mga resellers, no? Kasi lagi na lang natin naririnig na kasalanan ng resellers, kasalanan ng ganito. I'm not saying na walang mali or walang something, 'di ba? Minsan lang talaga may mga resellers kasi minsan na sobra naman din talaga. Pero you just need to find a good reseller or yung kung saan kayo mas komportable sa tingin yung hindi kayo masyado namamahalan kasi iba-iba talaga. That's how the game works. So brother, anong gaano ka mahal mag-import sa pag gaano ka mataas kasi binabayaran ko yung tao. Mm-hmm. Yung tao na pipihila yung bibili. Tapos Okay. So bago dumating yan, okay, bago natin puntahan yung shipping, doon muna binabayaran mo muna yung tao. O yun guys, binabayaran nila muna yung tao. Yung plug na yun, no? Kahit kaibigan mo yun, binabayaran, no? Mahal ba o yung mura? Medyo okay lang rin naman kaya. Okay lang din naman. So medyo na ibabawi lang din naman, no? Oh, yun. So yan, isa yan sa mga reason kung bakit mas mataas ang prices, ha? Kasi unang-una binabayaran na kaganyan tao. Ano pang expenses? Yung shipping namin. Actually, yan yung pinakamataas. Sa shipping? Oo. Tapos minsan, matatax mga customs pa. Oh. Kaya, medyo mataas din talaga. Kasi, alam ko sa Pilipinas, mataas eh. Doble ang tax natin, no? Compared sa iba. So, pagdating minsan sa Pilipinas, ang mahal-mahal na ng mga customs. Plus the shipping fee. Brother, bigyan natin sila ng idea na sa magkanong range ang isang balikbayan box. Isang balikbayan box lang, ha, which is, naglalaman yun ng ilang piraso lang, no? So, magkano ang range? Actually, depende kasi sa weight. Oh. Sa bigat ng mga items. Pero minsan kasi nangyari, marami kami magpadali. Kunwari, mga ilang t-shirt, naka-fold lang naman yan. Oh. So, hindi naman siya ganun kabigat. Pero kapag may mga sapatos, kunwari, ayan. O sige, palagyan natin sa mga t-shirt, nasa magkano pinakamura mong binayaran? Siguro, mga 30 na t-shirt, siguro aabuti ng mga 10 to 12,000. 12,000? Shipping pa lang. Shipping pa lang, 12K. Di ba? Nakita nyo, shipping pa lang for the shirts is 12K already. Plus yung bayad sa plug, plus yung pagkain pa ng plug. Alam ko, minsan inaabutan din siya ng extra for food and everything, di ba? Tax? Wala na, naka-base na siya din. Sa pinakamahal naman, sa pinakamahal ng mga mabibigat. Oo. Usually yung trunk, yung malaki na parang yung Supreme. Oo. Oo, yung Supreme. Yung wait. Supreme trunk, ilalagay natin ngayon yung picture dyan, i-input natin. Okay. Inabot yun ng parang 45. 45K. Mm-hmm.
Shipping pa lang? Shipping pa lang, yeah. Oh, shipping pa lang. May laman sa loob? Wala. May onting laman sa loob. May onting laman. Mm. Gano'ng karaming onting laman? Parang ano eh, ilang sapatos din, tapos damit. Oh, guys. Nakalagay. Okay, yung trunk, ito, yan pinakita natin kanina, is 45,000 for the shipment pa lang. Yes. Diba? For the shipping pa lang. Tapos iilan lang naman yung naidadagdag niya doon. Kasi, pero imagine, wala pa yung tax doon. Wala pa yung presyo ng trunk. Kasi I think, the trunk, Supreme trunk is a rare piece eh. Mm. Diba? Rare piece na siya. So, isipin nyo. Kaya, minsan, sana, makikita nyo talaga na wag natin minsan kasamaan ng loob yung mga resellers. Kasi talagang, hindi biro yung tinatawid nila. Hindi biro yung risk na ginagawa nila. Kung nasira yung trunk na yun along the way, nadaganan ng airlines, ay sabihin na natin may insurance ba ang mga airlines, pero hindi natin lang po makakakuha pa siya ulit nung piece na yon, di ba? So, yan ang mga sacrifices, guys, ng mga resellers. No? By the way, air cargo pala yun. Kaya air cargo. Mataas talaga. Oh, mataas. Oh yeah, air cargo naman usually talaga kasi pag binarko mo yun, nabutin siyam-siyam yun, di ba? Alright, brother, anong kaligayahan naman? Kaligayahan, I mean, happiness naman when it comes to, you know, owning a shop like this? Na-provide ko yung mga gusto ng client. Tsaka, actually, hiling ko na rin talaga eh. Yung mga Supreme. Parang, so, lahat ba yan? Technically, kumuha ka? May malaki kang collection, may isa-isa kanyan lahat? Okay, yung mga gusto ko lang siguro. Yung mga gusto mo lang din. Okay. Pero sa mga collection, sa mga clients, alam nyo guys, totoo yun, no? Yung mga pagbigay sa client ng mga gusto nila, napoprovide na. Minsan, ang hirap lumaban eh. Alam nyo, ang hirap lumaban ngayon. Kasi, minsan, pag nandun ka sa online, hindi mo alam kung legit eh. Yun yung sad part ng, or parang risk ng culture na natin na doon sa street fashion eh. Kasi, when it comes to reselling, sa sobrang taas ng reselling, number one siyang pinipeke, no? Number one siyang kinakopy, no? Ang masakit nito, yung mga nagtitinda ng mga copy, eh dinedeclare nilang original. Di ba? Dinedeclare nilang original yung item, tapos pinipresyohan nilang original yung item. Guys, we are not against sa mga taong mga gustong gumamit ng mga unauthorized pair, yung mga UA pairs. Pero wag niyo lang po guys ibenta ng original. All right? Wag niyo lang ibenta ng original, isipin niyo rin kawawa naman yung mga kabili. So, doon naman sa mga ano natin, mga nanonood, kung gusto niyo rin makasigurado, ayan, nandito ang inside plug. Nandito si Jess. Ayun nga pa. Tapos meron naman po kaming physical store para kung sa authenticity lang po, may mapoprovide naman po kaming mga resibo na galing talaga sa store. Ayun. So, o yan, may mga receipts naman, karamihan ng mga pairs, no? Karamihan ng mga pairs, may mga receipts naman. Kung wala naman, alam ko naman kasi ngayon, kapag bumili kayo ng pair kay Inside Vlog, kanwari bumili kayo dito ng pair, ng sapatos, may code yan eh. So, sinusulat na nila rin yun para alam nila na galing sa kanila yung sapatos. So, brother, marami ba? Kamusta naman ang flow ng clients dito? Okay naman po since na mall, parang pinapasok-pasok naman po. Pag may nagwa-walk in na customer, meron naman. Ah, meron naman, no? Oh, yun guys. Silipin ninyo to, inside plug, no? Dito yan sa AVA showroom sa harap ng Watsons, no? Dito sa second floor sa Ayala Vertis. Brother, anong pinaka nagandahan ka na item na simulang nag-start ka na ngayon na akala mong hindi mo makukuha pero nakuha mo na ngayon? Siguro sa sapatos. Sapatos. Sapatos? Anong sapatos? Yung parang ano ba? Anong? Yung maganda talaga. Ay, parang hindi mo expect na makukuha mo siya. Na parang, pangarap mo lang dati, pero ngayon parang andali na sa'yo kasi syempre may tindahan ka na. Is yung Jordan 1 na Off-White. Off-White. Yung Off-White, diba? Isa kasi yun sa pinakamahal at pumalo. Pumalo off-white. Yung price. Sobrang mahal. Dati magkano lang meron ngayon. Daan-daan libo na. No? So, anong next doon? Siguro, ini-aim ko ngayon yung Dior eh. Dior. Grabe. Ayun, papakita rin natin dito yung Dior. Pero grabe na mahal yan. Parang nasa mga magkano na ba yan? Kalahati. Siguro yung half-half-a-million. Kasamilya para sa sapatos. Anyway, marami naman nandyan na dear. Ingat lang talaga, no? So guys, kung may gusto kayo na mga items, pwede kayo pumunta dito eh, kay Inside Plug. Pwede nyo sabihin sa kanya, kanwari may palabas pa lang, tapos hindi pa siya lumalabas, pwede na kayo magpa-order sa kanya. Siguro mag-iwan na lang kayo ng reservation fee kung ipapa-order nyo sa kanya. Tapos,
i-order niya. Ngayon, kung hindi naman dumating yun, pwede naman nilang i-refund yun. Ganun ang sistema nila. Tapos, ngayon, brother, anong pinakamahal na sapatos mo ngayon dito sa showroom mo? Ha? Pupuntahan natin ngayon. Ha? Okay. Puntahan natin ngayon. Anong pinakamahal na sapatos ngayon? So, ngayon, ito kasi yung mga namin eh. Mga parang, parang medyo heat pair. Okay, mga heat pairs. This is the Travis Scott Mocha. No? Ito guys, this is the Travis Scott Mocha. Yan. Anong size nito? 9.5. Nasa magkano ang Travis Scott Mocha? Dito po ata is 80,000 to. 80,000? Yes po. Okay, 80,000 is 9.5, no? Yes, 9.5 yung size. Yan. And next, is ito. To olive. Yes po. Olive. Okay, ito guys, olive to. No? Tingnan natin tong olive. Ito. Travis Scott Olive. Magkano ang olive? 65 po ata yan. Nasa 65. Magkano? 65K. Oh. So, mas mura, no? Ba't mas mura siya? Mas bago to yun, no? Mm. Dahil mas lumaba. Tsapang women's shoe. Ah, women's shoes siya. Pero pwede rin naman sa men. Men's. Kung size nyo. Alright? So, ayun ang kinagandahan nyo dito, no? Pag bumili kayo ng mga Travis Scott, kaysa sa online, dito masusukat nyo talaga kung tama yung fitting. Kasi minsan, may mga sapatos na ang laki. No? Opa. Minsan, magugulit ka, kailangan mo pala mag-minus ng one sa size, di ba? Alright, brother. Ito naman next is unreleased. Unreleased? Yes po. Alright. By November, ano pa siya ilalabas? Yun? Okay, pag sinabing unreleased, ano siya? Hindi pa po siya nalalabas sa market. Alright, so unreleased, no? Ibig sabihin, hindi pa siya nalalabas sa market. Yun yung ibig sabihin nun. Anong type ng shoes to? Ano to eh? Nike SB April Dunks. Alright. Kaya siya. Alright guys, teka. Itatayo natin to. Teka lang. Lagay natin. So, Nike SB April Dunks. Nike SB April Dunks. Anong size nito? Size 11. Size 11 guys. Oh, yung mga size 11 dyan. Unreleased. Yung gusto mauna na bago pa yung release. Ito na. Magkano to? 30,000 po. 30,000 sa unreleased. Yes, actually, medyo mura na ha? Kasi minsan may mga prices na talagang pag sinabing unreleased, pumapalo na 100,000, 200,000, di ba? O yan, yan guys. Ito yung unreleased nila, size 11. Ganda. Pero this month lang, this month din ata siya ilalabas. Parang, so i-release na rin yes, siya. Po. Paano guys? Paano pag ni-release siya bigla tapos nasa iyo? Syempre, release na siya. Bumababa yung presyo. Oh, okay. Ayun si, yung risk. Yun yung risk, di ba? Yun yung downside. Yun yung downside nila mga resellers, no? Kung bakit na ngayon, presyo niya to 30,000, malamang mataas niya rin to nakuha kaya po may presyo ng ganito. Ngayon, pag bu-release to, babagsak siya. Kung magkano na lang yung magiging market price, yes, I think so. Alright, o yan, yan guys. Sa ano naman, brother? Sa mga bags or mga shirts, anong mga pinakamagandang nagugustuhan mo for na lumibas ngayon for Supreme? Ito guys, yung mga Supreme niya. Yan. Actually, ito po yung magandang hoodie ngayon. Ala, maganda Supreme nga. Sa oo likod. Nga. May iba pa siyang kulay eh. Meron din siyang ano, pants. Teka, sisilipin natin yan guys. Teka, ilalagay ko lang muna tong camera natin. Alright. O, sige. Isa-isayin natin. Ito, mga box logo. O, ito. Box logo. Supreme box logo. Ito yung parang sobrang nagmahal dati. Yes, no? Magkano siya ngayon? Nasa 25,000. Ayan, guys. Box logo. Ayan, Supreme box logo. Ito yung pinakasikat na sikat eh. Rin, ah, may zebra. Magkano tong ganito? Nasa 20 ata to. 20K. Alright, 20K. Ito, okay din to. O yan, guys, tignan nyo to. Pants. This is the Supreme jogging pants, no? Mm. Anong size nito? Small. Pero ang sizing niya siguro, parang kasi na siya sa lahat. So, all around na. O yan. All around na siya. So, small na siya. Ito nang smallest, pero kasha pa siya sa mas malaki, no? Kasi 36 ako, eh. Mukhang kasha pa sa akin. Maluwag pa, no? Magkano yung ganito? Nasa 15. Kasi US size siya, eh. Parang 15K. Ayan, guys. 15K. Anong release to? US. So, yung US sizing niya talaga, parang oversized. Parang malalaki talaga. Oversized. Ayan. Ayan, guys. Yung mga nakikita niyong mga some of the items, no? Hindi na natin iisa-isahin at, nako, sobrang dami nito. Ito rin, so, maganda. Ngayon pa. Ito, maganda to. Michelle. Oh, collab siya. Oh, collab. Ganda. Ganda nga, no? Oo, ganda siya. Magkano yung ganito? Nasa 16K. Oh, yan guys, yung mga naghahanap ng ganito, mga collab ng mga Supreme shirts, takbo na kayo dito sa Inside Plug, no? Hanapin niyo lang si Jess. Jess, isang hinihintay ito ng mga viewers natin eh.
makakahingi ba silang discount dito? Pwede naman po pag marami silang nakuha. Ayun, guys. So, kung kanwari may mga kukunin kayo, kung makakarami kayo, or ayun, may gusto kayong mga ilang piraso daw ba yung marami mo? Siguro, 3 to 4. 3 to 4, may discount na kayo. So, hanapin nyo lang si Jess, no? Si Boss Jess, yan. Andito yan palagi, araw-araw, no? Siya rin naman, kung di may mga staff naman siya na nandito, i-assist kayo. Kaya huwag kayo matakot na baka mamaya hindi nyo pa rin makuha yung discount ninyo. Kung meron naman kayo, guys, punta lang kayo dito. Kahit tumingin lang kayo, alam nyo yun, mag-plano kayo kung ano gusto ninyong bilhin. Puta lang kayo dito, aasikasuhin kayo dito whether you're gonna buy or not. You guys are always welcome here at Inside Plug, here at AVA Showroom. May enjoy nyo at kung may hinahanap kayo, i-order nyo sa kanya. Kung may kailangan kayo, let him know. Gagawa niya ng paraan lahat yan. Yan, it was Jess. Subok ko na to eh. Subok ko na to. Alright guys, once again, thank you for watching, ha? Thank you for watching Manila Hype Life. Ini-invite ko kayo dito sa Inside Plug, no? Subukan ninyo, i-check ninyo yung store, magsukat kayo, punta lang kayo, mag-enjoy talaga kayo. Tapos, once again, our brother Jess, thank you. Hindi ko siya naabutan last time, kaya nag-shoot na lang tayo dito yung unang part ng video. Tapos, salamat ulit and hope guys you subscribe, you like, and ring the notification bell. Click the notification bell, no? Tapos marami pa tayong video ang gagawin dito kay Inside Plug. So, magre-review rin tayo ng mga shoes, no? Kasi Jess invited me to review the items, no? So, alam nyo, abaganin nyo yung ibang mga videos natin dito. Tapos magkakaroon din tayo ng mga unboxing, no? Nag-usap na kami kanina, in-invite niya. So guys, abangan nyo lang dito sa channel na to. Maglalabas tayo ng marami. Mag-unboxing tayo ng mga bagong release, no? Mga bagong release ng mga Supremes, bagong release ng mga sapatos na dadating dito. I-share namin lahat yan sa inyo. Kaya, subscribe lang, ha? Thank you guys again. Once again, welcome to Manila Hype Life. God bless.